Hello mga ka-workshop, ito na naman si Jello at nandito kayo sa Jello Workshop kung saan magbabahagi na naman tayo ng isang kaalaman at idea about sa pagwawiring ng ating motor. So, ang gagawin natin ngayon ay yung pag-double, dual battery ng motor ng MIUI Sol 125. Wow! So, umpisahan, huwag nyo nga palang kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa atin mga bagong videong upload sa ating YouTube channel. So, yun lang. Panoodin nyo ang buong video. At huwag nyo skip para makita nyo kung paano natin siya ginawa. So, umpisahan na natin. So, ito na mga ka-workshop, no? Ito yung ating motor, gagawin natin dual battery. So, ito yung kanyang battery na extra battery na kailangan nyo. So, tapos ito naman yung kanyang relay, no? Bosch relay, SPST relay. Kung ba tayo gagamit ng relay para mag-auto cut off siya, no? Hindi ma-discharge yung isa nating battery, yung stock battery natin, hindi siya ma-discharge kapag naglagay tayo ng dual battery. So, kailangan natin ng electronic switch. So, ito yon, yun, flasher relay. So, tapos, tinanggalan natin yung buong pairings ng ating motor, yung dito sa harap. Ito. So, kasi ang hahanapin natin dyan, itong pinaka-regulator. So, ito yung regulator. Ito yung kanyang socket. So, dito tayo magduduktong. So, tanggalin natin yung socket niya, mga ka-workshop. Matigas siya, no? So, ito yung kanyang socket. Ang kulay ng wire ng socket na yan, stock socket niya, yung kulay red, kulay black. So, yung red, galing yan sa battery or papunta yan sa battery. Tapos yung black, ganun din, papunta rin yan sa battery. So, red, positive, galing sa battery or papunta sa battery, black, negative, papunta sa battery. Tapos itong white, tsaka yung white na may stripe na blue, no? White na may stripe na blue. Yun isa white. So ayan yung charging yung dalawa. So full wave na to, no? MSI 125, full wave na siya, kaya automatic to. So ito yung kanyang regulator, stock regulator. So dito tayo magkakabit ng ating yung relay natin, dito natin ikakabit para mag-charge din yung atin ikakabit na extra battery, yung pang dual battery natin. Mag-charge din siya. Yung iba dito kasi pwede rin naman dito, pero masyadong magulo na siya. Kaya dito na tayo kukuha ng source. So direct tayo dito. Tapos itatawid natin yung wire, lulusot natin niya sa ilalim. Papunta dito. So rito natin gagawin, bubutas tayo dito para may ipasok natin yung wire. So, yun, discarte nyo na yun kung anong, paano nyo isulusot yung wire dito. So, ang gagalawin lang natin dito sa wire dito sa atin stock wire ng regulator ay yung kulay red tsaka kulay black. Magkakabit tayo dyan ng tag isang wire. Tapos, sunod naman yung accessory wire. Kukuha rin tayo dito sa accessory wire, yung kulay brown. So, dito rin siya yan. Dito rin siya makikita. Yung kulay brown na wire, ito. Kasi ito may extra na wire na ito. Kasi meron na akong kinabit yan. So, dito yan. Ayan. Katabi, sa susian niya papunta. Kukuha rin tayo ng source dyan. Para ikakabit natin sa relay. So, gagana lang yung ating yung isang battery natin kapag naka-on yung ating susi. Or umaandar yung ating motor. Pag on na susi natin, automatic, gagana na. Mag-charge na yung ating extra battery na ilalagay. So, iwawiring muna natin. Tapos papakita ko sa inyo. So, bakit nga pala ako maglalagay ng extra battery, mga ka-workshop? Maglalagay ako ng extra battery kasi maglalagay ako ng sounds. No? Magsiset up ako ng sounds dito. Kasi pag ginamit ko pa yung kanyang stock battery, meron kasi mga lights to, may mga pailaw. So, marami nang gumagamit ng kuryente ng kanyang extra battery.
So, mabubugbog na siya masyado. Tsaka, hindi niya nakakayanin yun. Sounds, hindi pala. Kakayanin niya, ang problema lang, masyado na siyang mabubugbog, marami ng gamit. Kasi maliit lang yung battery nito. So, 4L lang yung, 4L lang yung battery ng atin motor, yung stock na battery natin. So, kaya naisipan ko, mag-additional ng battery para sa sound setup. Pwede rin, pag malalagay ka ng alarm, pwede doon rin kayo kumuha para hindi malobat yung inyong stock battery. So, yun ang aking purpose. Kaya maglalagay ako ng extra battery. So, umpisa na natin. Mag-wire na tayo. So mga ka-workshop, pag gagawa nga pala kayo ng ganito, ang gamitin yung wire gauge, yun, 16, no? Tsaka yung automotive wire, huwag kayo bibili ng mga mumurahin wire lang. Gamitin yung talagang wire, yung automotive wire. So nakita nyo itong red, kukuha tayo dito ng isa. Kahit dalawa kasi yung red nyan, kahit ano dyan sa dalawang red, so kukuha tayo niyang isang supply. Tsaka mga ka-workshop, pag dito kayo magkakabit, mas maganda kung hinangin nyo siya para intact na intact yung pagka-splice nyo ng inyong wire. So, para maganda siya. The best yun, mga ka-workshop, hinangin nyo siya. So, wala tayong kulay red, kulay yellow gagamitin natin. So, ito, gauge, ano to, mga ka-workshop, gauge 16 na wire, automotive wire. Yeah, makapal siya, tsaka maganda yung kanyang wire. Saka yung kulay black. Yung kulay black na mga ka-workshop, ground yan. Kukuha rin tayo dyan. So, hindi na maganda yung ground niya, no? Sunog na. Gamitin naman natin yung kulay blue para sa ground. Kulay blue. So, dapat black. Wala naman tayong ganong kulay. So, blue. Pag magdidikit tayo ng ganito, iiwasan nyo magdikit yung kulay red at yung kulay black. Kasi puputok yung fuse nyo. Or mas maganda, tanggalin nyo muna yung battery nyo para best, lalo na kung first time nyo mag-wiring. Kasi yung blue, yung black, negative, tapos yung red, positive. Kaya pag nagdikit yan, puputok yung fuse. Magtataka kayo pag start nyo, ayaw na umandar. So, ibig sabihin, pumutok yung fuse nyo. So, ihinangin natin yan. Yung dalawa lang ang kailangan natin, red tsaka black. Tapos itong charging, hindi na natin pakialaman yan. So, initin lang natin yung atin panghinang. Tapos kung gagamit kayo ng tape, mga ka-workshop, yung magandang tape din, no? Yung Armac brand na original. Kasi may mga Armac na local. Mga China. So, hindi siya madikit.
Tapos sunod naman natin mga ka-workshop yung kulay brown. Ito. So, ito. Ito. Itong brown na to, galing yan sa susian. Galing yung red papunta sa susian, tapos ito yung output ng galing sa susian, itong brown na to. So, siya yung accessory wire. Yung brown na yan. So, kukuha rin tayo ng supply dyan. So, ayan na mga ka-workshop. So, naayos na rin natin. Nilagyan natin ng tape yung kanyang wire para ilulusot na lang natin siya dito sa ilalim ng pairings ng ating motor dito sa ilalim. So, ibalik na natin to. So, balik na natin siya sa kanyang socket. So ayan mga ka-workshop, nilusot natin dito yung wire na galing, yung kinabit natin na wire, nilusot natin dito. Kasi dito natin ilalagay itong battery. Tapos, ito yung kanyang relay. No? So, yung, itong galing sa stack ng ating socket ng regulator na kulay red, ito yon yung kulay yellow. Nilagay natin siya sa number 30 ng relay. So, number 30 ng relay, dun siya sa positive kulay red doon sa stack ng regulator. Tapos, etong kulay green, so, siya yung ground, yung kulay black doon sa stack ng regulator. Nilagay naman natin siya sa number 85. Tapos, yung kulay white, so, galing naman to sa kulay brown, galing doon sa may susian or ignition, sa ignition switch natin, yung accessory wire, tong kulay white, tinap natin doon. Nakalagay naman siya sa number 86 ng atin relay. So, tapos itong number 87, kasi itong Bosch relay, nakita nyo yung connection niya, SPST, single pole, single throw. So, magkaroktong yan 87, dalawa. Itong dalawang to. So, pwede pagsamahin nyo yan, siya yung output. So, siya yung pagsasamahin natin, tapos lalagyan natin siya ng, didirecta na natin siya dito sa battery. So, pwede rin naman lagyan nyo siya ng fuse bago lagay sa battery. So, nasa inyo yun kung paano nyo siya gagawin. Pero sa akin, recta ko siya sa battery. Maglalagay na lang ako ng fuse mamaya pag kukuha na ako ng source sa battery para sa ating sound setup. So, ay mga ka-workshop, ikakabit na natin siya sa output ng battery. Tapos, etong ground, etong negative, nagdikit ako ng isang wire, nakalagay naman siya sa negative ng battery. Para siya sa negative ng battery. Tapos, etong output ng relay, itong number 87, itong number 87, dito naman siya sa positive ng battery. So, ikabit na natin siya, tapos tingnan natin yung reading niya kung magcha-charge siya. Okay, mga ka-workshop, kinabit na natin siya sa battery. So, ulitin ko, yung number 87, itong dalawang to, SPST relay, pinagsama na natin, nakakonek siya sa positive ng ating battery. Tapos, kumuha tayo ng ground. So, itong kulay blue, ground ng ating wire or negative, nilagay naman natin siya sa negative din ng ating battery. So, yung reading ng kanyang battery ay 12.6. Tapos, naka-off yung ating motor. So, 12.6 siya. I-on natin yung motor natin. So, ito yung ating stack ng battery. So, 12.2. Dito, 12.4. No? So, bumaba siya kasi nga nag-on tayo, so gumamit siya ng battery para dito sa relay. Pandirin natin yung motor. Push start ko lang. So, dito sa stack natin, 12.5 yan, nakita niyo tumataas siya. Hindi ko masyado yung tina-throttle, hindi ko to-throttle siya. 13.1, so nag-charge siya. So, yung kanina, yun sa atin additional na battery, 12.4, 12.6 siya. So, tingnan natin siya ngayon. So, nakita nyo, 13.5. So, nagcha-charge din siya. Nagcha-charge din yung ating battery na para sa ating sound setup. Oh my God! Wow!
So ayan ang kagandahan niyan kasi masyadong mabubugbog yung stock battery natin, kaya kailangan natin ng additional battery. Or kung hindi naman additional battery, lalakihan mo yung iyong battery. Okay mga ka-workshop, so nakita nyo na, no, na parehas nag-charge yung atin additional battery tsaka yung atin stock na battery para sa ating motor. So 13.0, 13.6, pag nirev natin, kakarga yan. So kapirasong rev lang sya, ganun din sa kabila. So hindi na malulobat yung atin stock na battery. So yun lang mga ka-workshop, sana nagustuhan nyo yung ating video, sana may natutunan kayo at pwede nyo i-apply sa inyong motor. Basta lagi nyo tatandaan kapag nagwa-wiring kayo, double check, tsaka tingnan nyo mabuti yung inyong mga wiring, tsaka yung pag inyong mga pag-splice, kailangan nakabalot siya at nakasind ng mabuti. So yun lang, ride safe sa ating lahat, God bless and bye bye.